may mga lahat nandun na rin, kahit yung mga lutuan nandun. Pero open yun sa sir, kasi before namin napasok, napasok na yun ang kalaban, sir. Napasok na ang kalaban yung mga bahay-bahay na yun, sir. Parang pinagtutulugan na nila, sir. So ibig sabihin, ilang araw na sila nandun? Hindi naman. According to ano, sir, matagal na daw, sir. Matagal na. Pero may temptation din sa'yo, nakakita ka rin ng pera na gano'n yan? Wala, sir. Puro mga kwan lang? Wala, sir. Yung appliances, yun nga. Yun nga, sir. Manghinayang ka kasi kalalaking TV. TV, refrigerator, kalalaki. Tapos may mga tama ng bala, may mga tama ng granada. Tatouch ka rin kasi tayo nga. Hirap na hirap nga mag-establish ng mga ganyang bahay. Kumbaga na, ano, pag-ipunan mo talaga, tapos isang envelop lang, ganun lang talaga yung mangyayari. Mawa ka talaga. Naramdaman mo yung pagkasundalo mo nung panahon na yun talaga? Yes, sir. Protector ka na. Yes, sir. Paano? Parang, kasi kakaiba yan eh, di ba na? Yes, sir. Yung kagaya sa akin, bilang isang section sergeant, pagdala ng tao, parang gusto ko silang, kung pwede lang, lahat na tama, gawin lang natin. Huwag lang tayong, gusto, tulungan lang natin. Huwag na tayong manira, kagaya ni sinabi ni CEO. Huwag yun ang dagdagan yung, ano, yung problema ng tao o yung mga sira dito. Tulungan na natin sila. Parang, doon talaga, para na nafe-feel mo talaga na sa galit mo, sa kumbaga sa galit mo, gusto mong tumulong na kung pwede lang tulungan sila sana ng isang iglab lang, matulungan para matapos, gawin mo sana. Kasi lang hindi mo magawa talaga. Sa ganung sitwasyon, mahirap. Mahirap talaga. Pero at least, na gaguide namin yung tropa, na gumawa ng tama. At pero lumala pa yun ng sumunod na araw, lumala pa ng lumala, di ba? Yes, sir. Marami pang nasira. Yes, sir. So, sige nga, ikwento mo nga yun. Ang tinutumbo ko sa'yo, yung paano yung sira, man? Yung ganun ba? Yung sunog. Kasi, pupukan, nagpuputukan. Maya-maya, makita mo dun sa unahan. Malayo, sunog na naman. Ganun, makikita mo, sunog na naman. Once mag-umpisa yung sunog, expect mo na yan na maya-maya, kakalat ng kakalat yun. Hanggat sa, kumbaga, matupok na naman yung buong lugar. Walang fire, ano sir, walang bumbero na lalapit. Ano kayo nangyari nun? Tracer ba natin yun? O kalaban na nun? Mayroong nagsabi sir, kasi may mga Muslim din kami nakasama. Sabi nila, once na ganun daw, medyo mataas na ranggo yung namatay dyan, susunugin na lang daw nila pag hindi nila madala. Kaya siguro, kasi tinitingnan ko minsan malayo masyado sa location namin yung sunog. Na maaring mamatay siya na galing yes, sa bullet. Yes, sir. Kasi sunog na daw talaga nila. Sir. Tinitingnan ko namin, malayo sa pwesto, hindi naman pwede na doon. Na ganun kalayo na masunog pa ng ano siguro. Sige, sir, balit na yan. Tapos, yun, sige, pag-abante nyo, siyempre, sige, kwento. Nung another day, nung nakuha ni another instruction kay Batcom na i-occupy, i-secure na naman namin yung Tres Alas compound sa Marta Drive, doon na naman kami na, kasi wala pa that time si CO, pwesto 6 o pa yung nagdadala sa amin, si Sir Cordero. Medyo nagkaroon kami ng ano doon, parang kumbaga nag-blocking kami doon ng matagal. Kasi yung naggalaw doon, yung first at saka sa kabilang side, sir. Tapos yung line of fire nila, ganun lang sir eh. Kumbaga, sila dito kami. Once na magpaputok sila, kami dito cover, magko-cover talaga kami. Kasi yung 203 o kahit anong bala dyan, lumulusot doon sa ano namin. Kasi malapit lang yun sa posisyon namin. Tapos pag kami naman yung magbanat doon, sila na naman, magko-cover na naman doon. Hanggat sa lumapit kami doon, na another day na naman nagbigay si Batcom ng instruction,
kunin namin yung mga bahay sa likod ng Tres Alas compound na pasibilidad na pinipistuan ng kalaban ng sniper. Kaya doon na naman kami nag-forward. Kinuha namin yung isang bahay doon, binlits ng EOD para makapasok kami, sir. Kasi hindi kami makapasok sa pader eh. Kung lalabas kami doon, kami dadaan sa gate. Well, hindi rin kami pwedeng dumaan sa gate, sir, kasi may kalaban. Binutas-butasan namin yung pader doon kasama yung EOD. Unang bahay, kinuha namin. Tapos yung sumunod na bahay, kinuha ng 15 company kaya pag-link up one day. Tapos nung nakuha na namin yung isang bahay doon, sir, yung Padayon compound, Padayon Center, kinuha na ni CEO, sir. Inasort. Padayon Center? Parang ano siya, sir? Parang bahay ng pare. Kasi may sutana doon, sir, ng pare sa mga drawer. Yun na, sir. Nung nakuha na namin yung harap dito ng Padayon ng mga bahay na malalaki, kinuha naman ni CEO yung Padayon compound sa Padayon Center na yan. Inasort-assort na nila ni CEO. Hanggang doon na lang kami, sir, sa nag-forward kami doon sa unahan sa Padayon, ng Padayon. Kasi hindi na kami yung ka-forward doon, sir, kasi masyado na kami dikit, makadikit na rin kami sa ibang tropa natin, sir, kasi parang nagano na, sir. Nag-compress na nag-compress ba yung kalaban, nandito na lang. Tapos yung pagitan ng pader to pader na lang siya. So hindi naman kami pwedeng umabante kasi yung tropa dito sa kabila, halos makikita mo na yung ano, sir. Yung tropa doon sa T8, makikita mo na yung 7 company, makikita mo na nandun lang sa ano. Pero yung kalaban, sir, in between na talaga namin. Pero hindi namin makikita masyado kasi yung pader, doon na lang sa butas-butas nag-aabang ng kalaban. Tapos hanggat sa pumasok, pinasukan ng LRC, kinuha ni PL yung target 3, hanggat target 5, at sa lumiit siya, sir, na lumiit. Ano talaga yung naging papel ng LRC doon? Iba yung target nila o pare-pareho kayo ng target? Iba-iba, sir. Iba-iba yung target namin kasi tinatawag man ni Batcom na ganito, ganyan. So, kagaya ni si CEO, pinapakuha yung target 24, target 5, target 3. Masabi mo bang mas mahirap yung naging trabaho ng LRB o pareho lang naman? Sa akin, sa parehas lang siguro. Kaso lang yung diferensya doon, nauna sila, sir, kaysa para sa amin. Doon sa Sambuanga, kumbaga. Kasi nakarating sila sa ibang pwesto doon, sa Santa Barbara, sa Rio Hondo. Samantala kami, pagpasok ng Ilos 3, yung buong side ng Ilos 3 na yan, kami yung, doon lang kami talaga, sir, yung talagang sentro. KJK, yung talagang buong parang na-cordon, kinordon namin. Ano yung KJK, yung pinakasentro ng lahat? Santa Catalina, sir, yung pinasok namin doon, sir. Pero ang sentro ng kalaban, yung KJK? Nung nakuha na yung, nung una, sir, nung hindi pa nakuha yung KJK, sir, yung pinaka-stronghold talaga nila, sir, yung KJK talaga, sir. Kasi even na magdaan ka doon sa kalsada, sa highway, hindi ka pwedeng duman kasi binibanatan talaga nila, sir, ma. Nung nakuha na yung KJK, sir, parang umatras sila sa ano, doon sa loob, pumasok sila sa Santa Catalina, tapos doon na rin kami. Nakuha ng KJK, medyo maluwag na yung galaw namin, sir. Kasi hindi na kami nag-alala doon sa KJK, kasi may sniper, yung bigla lang puputok. Hindi na kami nag-alala. Ang binabantayan na lang talaga namin, yung area namin na kung saan, wag hindi sana makalabas yung kalaban doon. Pero kahit nandun kami, sir, every night, nag-attempt talaga silang lumabas, sir. Even doon na alam nila na nandun kami, nag-attempt talaga sila na lumabas kasi maririnig mo eh. Na kagaya nun sa amin, pader, kabilang pader, sunog na bahay sa kabilang side. Maririnig mo yung mga apak nila kasi yung mga tiles na sunog, pag inapakan mo, parang kristal na bubog ba. Maririnig mo talaga. Tapos, punta mo sa ikaw, sir, may kalaban sa kabila. Yung granada lang, hinulugan mo namin granada, sir. Tapos maririnig mo yun, tatakbuhan yun, sir, pabalik. Pero hindi nyo alam kung may hostage na kasama? Hindi pa, sir. Kasi before kami nakarating dyan, sir, sa pwesto na kinikwento ko sa iyo, sir, sa Padayon compound, dito pa lang sa gilid ng Tres Alas compound, sir, may marami na kaming hostage na nakuha, sir, may lumabas. May mga wounded na tropa doon, sir. May mga na wounded na kami na tropa. Ano mo na, ano nung una kayo maka-save ng wounded? Anong feeling mo naman yun?
na yung totoo ah, hindi yung yung hindi yung hostage hostagean lang. Yes, sir. Ano itsura nila noon? Makikita mo yung hostage talaga sir. Mawa ka talaga. Dahil? Kasi puputla na, papayat. Parang makita mo talaga sila na kumbaga mentally tortured yung inano nila sa loob na grabe yung mamukha. Puputla pa, walang mga, parang halos walang matulog. Makikita mo talaga. Tapos yung matatanda, nag-iiyakan. Mabata, yung mga bata na parang tutulala na lang. Even si CEO nung pangalawang nandun na siya, parang mapaluha si CEO nung nakita yung mga hostage na grabe. Ano yun? Pinakawalan nila o tumakas? Ang kwento nila, sir, may naghati daw sa kanila. Hindi ko lang, may hati daw sa kanila na palabasin sila. Kaso lang, yung problema daw nila, hindi daw sila makalabas-labas. Kasi kahit saan daw sila na portion lumusot, may mga sundalo. Sabi naman namin sa kanila, kung lumabas lang talaga kayo na hostage, purang hostage, wala namang putok yan. Kasi ang problema doon, sir, once may lumabas na hostage, may sumusunod na kalaban. Dahil? Hindi namin alam, sir. Sinisingitan ng kalaban, sir, sa likod. Kasi malalaman may kalaban, sir, kasi may resistance na putok, eh. Kaya? Pagbagbag ng trupa, sabay dapa. Dapa. Yung mga hostage, sinisigawan namin na dumapa lang, dapa, dapa, dapa. Kasi nagpupuktukan, sir, eh. Hindi rin kayo pwede makaputok? Hindi rin. Nagpuputok talaga kami, sir, po yung putok namin hindi sa baba na, dito na sa bandang taas. Basta para nakadapa yung hostage? Oo, sir, basta mapadapa lang yung hostage. Mahirap din gawin yun, ha? Mahirap, sir. Dahil kasi mag-alangan ka talaga. Na, bakit ka mag-alangan dahil? Kasi baka matamaan yung hostage, sir. Baka matamaan yung hostage. Kaya dapa, 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 gapang, gapang, gapang. Hanggat yun, nakakalapit sila, nakakalapit. Habang pinuputokan nyo yung... Yes, sir. Nagpuputok man, sir. Nagpuputok man, sir. Lumalaban talaga. Ano, no? Naglumalaban talaga, sir, yung kalaban. Halimbawa, sumunod sila sa hostage. Nakipagputukan talaga. Nakadapa, hindi? Hindi, sir. Parang naglalaro lang ba? Parang naglalaro lang. Pasilip-silip, ganun. Balik na naman. Kaya hindi rin kami pwedeng na hindi magpaputo. Kasi yung... Confidence firing yung banat niyo pala dyan. Talagang... Hindi rin kami pwedeng magpabaya. Kasi yung tropa nga namin, si Corporal Kirol na wounded dahil sa ganung sitwasyon, sir. Dahil? Pinatakan ng tow tree yung pwesto namin, sir. Pinitira ng tow tree. Nung habang may gumagapang na wounded? Tapos na, sir. Tapos na. Meron bang natamaan nung may gumagapang na wounded? Parang wala, sir. Nung nandun nga, parang walang may tamaan, sir. Yung sa kay Sir Magno, hindi ko lang alam, sir, kung ano. Kasi magkahiwalay kami sa ni Magno, sir. Mm. Yung sa'yo, yung... Wala, sir. Magkahiwalay wala talaga kayo ng mga kwento na, di ba? Yes, iba yung... Iba ano, yung section niya, sir. Iba yung...